Mga Beres na Mabilis, ibabatunan natin dito ngayon sa ating malupit na mga caster na malupit na duo. Prof B, Prof Luna, kayo na muna. Maraming salamat, Wolf. Eto na, series number 2, game number 1, season 1 champ versus season 4. Eto na, classic na team versus sa New Bloods. Pwede ko pa silang tawagin New Bloods kasi kaka-champion pa lang din naman nila from the past 2 seasons. Very aggressive season 1 champion para sa kanilang invade dito. Sumalisi agad ah. Uy, na-reset! Na-reset! Naku po! Totoo yung sinasabi doon sa napanood kong video ah. Isa daw sa pinakapasmado sa kanila si Pain. Pero look at that, a very aggressive season 4. Pick of Rebo is down for the side of season 1. Yes, definitely. And mukhang sabi dito ni Pain, wag na natin ituloy kasi papunta doon yung rotation carry. And looks like medyo malaking ano yun ah. Malaking part yung time na na-consume. Specifically na first blood ba yung kaja nila sa may bot lane, and what an unfortunate turn of events talaga for the side of the season 1 champ. Pero tingnan natin dito, Rensho umatras muna against 3-man rotation para sa season 1 champ. Rensho will fall sa apat na mismo ng season 1 champ. Alam mo yung ganung rotation nila kanina, 1k pala agad yun. Oo. Yung hindi nila nakuha or minakancel yung red buff. Pero nakatakakin dito mag-initiate ang season 4. Lumipad na pakabilang mapa si UG dito. Tumay! Yun! Calculated para kay JP, and that's 1-2 in favor of season 4. Yes. Mukhang buti na lang at least isa lang yung nakuha sa kanila doon. Kasi medyo ano yung ganda ng pagkakaikot ng season 4 dito. And their rotation is actually sobrang linis, mga kaibigan. Medyo naglag dito in terms dito si Kapitan Pain kasi nga specifically doon sa consume na time doon. Pero ito, looks like ang plano dito na season 4 is just to get all the turrets dito on the early stages of the game. Bantayan natin si JP. And we're gonna be ending the game na merong it's more on ano, hindi na to 1-3-1 eh. It's more like a 4-1 na nagbabalik 4-1 na rotation. Even the season 4 ito na ginagawa nila. Oh, medyo ano rin kasi dahil pasok sa kung paano kumilos si Fusakin. Knowing usually very aggressive talaga to si Fusakin, no. Another coast to coast rotation to Rob ba. Oh. Tinatakbo na nila tong or pinopormahan na nila tong Kaja. A very aggressive watch out sa mukha. Oh, disengage muna, count and shake. Coming from UG, patamsap-tamsap pa lang. Oo, ang mahirap dito ngayon, Prof B, the Kaja is still not yet level 4 as well with UG. So, pati yung ano, ang laking bagay dito na walang mga ultimates dito, yung tatlong miyembro ng season 1 champions, hindi sila makapalag sa mga teamfight na nagaganap. Kulang yung buga. Umbaga. Yes. Tapos ang mga mahirap di ito na gandang pambawi pa. Good decision para sa season 1. Nakuha na ng turtle pero mukhang makukuha pa ba ito? Walang retry. Pero nice patan siya dito ni Kelvin. Going in, figure out si Coco. Sinalo naman ni JP sa harap mismo. Pain. Alis na muna dito. And that's 1-3 plus the invade pa ata gusto ng season 4. Again, season 1. They're able to pick off Rebo as well. 2 down for the side of season 1 going in. Zone out potential. Etong dalawang mama, Uranus, Rensho, as well as Pusak and Wild Charge to stop the baby bouncing ball ni Yelly Haze. Ay, pati pala yung pangalan niya, no? Binalik na Yelly Haze. Totoo. This was the use. Ito talaga yung pinaka-original na pangalan ni Haze before pa, naging Haze na lang ngayon. So, what actually happening here, ladies and gentlemen, is that mapapansin natin, it's not about individual skills. Siguro ang pinakamalaking naging factor dito dahil baka nga matagal nang di naglalaro dito ang season 1 together with their old teammates is yung ano yung pag-synergize nila sa rotation. Kasi makikita mo rito, season 4, it's like putin lang naman yung nawala sa kanila during season 5. Pero ganun pa din yung spot nila. Sobrang linis. Sobrang linis. Ibig sabihin na medyo updated pa rin sila in terms of rotation. Look at that. Yelly Haze will fall down. UG fly the bird outside the clash. 1-6 ang ating score. With in terms of objective, isa pa lang din naman nababasag pero kukuha na rin nila as well as the mid turret plus the invade. It's all about season 4 story. Napakalakas ng pagpasok ng new kids on the block dito. Yes, again, definitely. Buti na lang mga kaibigan, itong MPL Champion Invitational natin ay medyo may kakaibang format. Like, itong mga hero na nakita nyo ngayon for the Season 4 Champion, hindi na nila ito pwedeng gamitin on the second game. So, there is a chance for the Season 1 Champions na kumuha naman ng mas more on a meta hero. I'm not saying na hindi meta yung gamit nila ngayon, but
there's a big possibility kasi itong mga hero ngayon na gamit ng season 4 eh. Medyo ano sa kanila yan, signature heroes nila yan. Oh. Hero, baka laro rin lang din nila yung draft dito, nagtitipid ng hero para later on. Pagka nakaubusan na rin kasi, makakita tayo ng may funny dito, ng Saber, Alpha, malay natin, may mga so, yun, actually, yung Saber naging part yun ng meta even before the season 1 eh. Kasi may kaibigan ako from the Salty Salad na ano, si Katote. Isa yun sa hero niya eh. So, naalala ko na isa yun yung Saber. Kaya alam ko isang part ng meta yun. Pero going back, mamaya na natin pag-usapan going yung memory lane natin mga kaibigan. Dahil what's happening right now, this is just a 6-minute game prop. Pero ito na, papasok na sila lahat dito. Wild charge dito sa mukha. Yele Haze, Pulado agad. Ang dami Pulado din pumauna dito. Si Yuji, they were able to pick off Fusaken as well as Yele Haze. That's an exchange steal. That's a... Sino nakakuha ng ano, ng buff? Hindi ko napansin ah. Ano, successful, invade for the side of season 4. Still, ang nanalo sa recent scrim dito, season 4 champ. Kasi nila na isang tank, plus na-invade nila dito yung blue buff, o yung minada purple buff. Totoo. Sa ano eh, no? Ang laki ng difference nung na-cancel yung buff doon ni Pain kanina. I mean, going, yun yung parang ano eh, naging drawback nila na parang na-delay sila in terms of the level. Siguro kung hindi na ano yung buff na yon na-balik, I mean, na-reset. Siguro I think makakasabay sila sa early game eh. Pero, what do you think, Prof B? Kakayanin pa nga kaya nilang makabalik dito given that the hyper carry nila dito is the Lancelot and meanwhile, si JP naman na carry sa may season 4. Actually, kaya eh. Kung magsa-sour moves lang, ito lagi nga, ito mga S4 na to, most likely makakabuo pa rin naman ito ng gamit si Pain eh. Speaking of yung kanina pinag-usapan natin, na-cancel yung buff niya doon, yung orange buff niya doon sa top. Pwede tignan ko, yung nangyari niyo 1K agad kinalamang eh. Ng season 4 sa ganong rotation. Kasi may first blood, tapos na-reset pa, ang layo pa ng tinakbo niya. So most likely, yung time nga na na-costume, ang laki ng nai para sa season 4. And the turret still para sa side mismo Turtle ng team season 4. 6 for none, wala pang nababasa hanggang season 1 dito ah. Nag-ano talaga na yung repercussion talaga nila. Pero mamaya na nga, sinubukan nila with the Fatal Links dito. Pero isa lang, yung nakuha nila dito, that's gonna be Yelly Haze. Pero kaya pa naman depensahan to ng season 1 champions because medyo nag-hold ah. Ang ganda rin ng positioning ng season 1 champions doon, nung pagpasok na pagpasok. Parang expected nila na tatalon si Rafflesia. Kaso hindi na nila i-counter nila. Alam nila eh, they don't have the arsenal for now sa ganito. Nag-iintay pa ng farm. Ang pinaka-iniintay na lang dito siguro ng season 1, ihatid na lang yung mga minions papasok up until makapag-farm sila. Ang magiging problema lang nila later on, 1 minute, palabas na si Lord. Diba? Kung tahantay mo lang yan, later on, makakapag-Lord na, tapos buo na rin yung mga gamit na itong season 4, boys. Yes, definitely. Ang sa akin lang dito, ha? I mean, season 1 is not totally out dito. The only damage naman na meron ngayon for the season 4 is what? JP. And they have Rebo here with the Divine Judgment. Kumbaga, para sa akin, nakikita ko Rebo yung magiging susi dito para sa kanilang comeback. Kasi once na mawala si JP sa side ng season 4, it's only gonna be KLBJ. Kasi the rest is tank. Sabihin na natin, pwedeng masustain dito ni Renjo. Sabihin natin, mabuhay yung tatlong tank. Pero as long as mawala si JP, ang laki ng power spike na mawawala dito para sa side ng season 4 champion. Makahinga 60 seconds or 1 minute para sa first Lord. Flicker in, hatak dito, pero nasupress, and there you go, Rebo will fall down. Hindi pa tapos, susunod ang paata. 2-9 ang ating score. Buwelo dito si Yelly. Hey, sino pipiliin niya dito? Joke lang yon, yung goma-goma cancelled lang. And look at that, sa mismong loob, Renjo, the sour moves sa kabilang tropang bangot. Totoo yun. Pero nakita mo, no, Prof B, kung ano talaga yung gustong gawin nila. Na even si Rebo talaga pilit niya na napasun doon si JP. Yun na yun eh. That is gonna be their Hail Mary play na once na makuha nila si JP, they could be able to come back onto this game. Pero ito na yata yung isa sa magiging comeback. Pero hindi, Pain will be taken down by JP dito, mga kaibigan. And sa mga dalawang miyembro dito ng season 1 na nawala, and most likely their tier 1 turret onto the top lane will be down as well. 3-11 natin score. Wala pa rin nababasa ko sa season 1. It's all about season 4 story. And ito na ang Lord. I think pwede nilang kuha na itong Lord just to make sure na malinis yung pag-close nila ng larong to if ever tatapusin na nila
LVJ, nirarack na dito ng Lord. And rotation na rin. Ayan na, 4-man. Inaapat na nila para mabilis. Habang ginugulo lang sila ng Rencho, kaya na pag-Rencho dito. Tama. Wala eh. Bitin na sa damage dito. And Yuji kasi, hindi na siya, baka, pag nag-necklace kasi si Yuji, lalo silang mapuwasan ng damage. So it's a right decision na nag-lighting truncheon siya dito. Kasi mas kailangan nila to lalo na on the defensive, ano na sila, mode na sila. Well, si, ano naman, si Coco kasi, siya na yung naatasan na mag-deadly blade. Oo nga, no, tinignan ko to, napatingin tuloy ako. Tama ka ka dyan. Pero let's see, kung makakabalik pa ba ang Season 1 champ against Season 4. They're going in. Very aggressive JP na naman. Another invade coming from the side of Season 4. Bumano dito si Yuji and Fusakan will fall down. 2 for non-exchange in favor of Season 1 champs. Pero may paparating na Lord para sa side ng Season 4. Yes, definitely. Pero paano nga kaya, mga kaibigan, dito? Oh, ito na. Ang hinihintay natin, Fatal Links. Dalawa, patay dito. Yuji will be taken down. Pag dito, KLVJ, umali na Falling Star. Grabe, sumabog na dito. Makukuha rin ata dito si JP. There you go. Ito yung sinasabi mo kanina, pareng Rome. Eh, pag umagsak si JP dito, medyo may stop ang kanilang offensive mode. Pero si KLVJ, trabaho lang. Kasama dito si Rencho sa bottom side. 6-12 in favor still ng Season 4. Wala pa rin nababasag ang Team S1 dito. Hindi nila maitawid eh. Oo. Hindi nila maitawid dito. Another knock of Rencho, sustaining ang kanyang sarili. Eto na naman, the perfect match. Where's the Fatal Links? Tamang harang lang kami from Kusake. The RKO Rebo will fall down. Wild charge naman sinalo dito ni Pain and Pain as well. Oh! 2-man down para sa side ng S1. Hindi pa tapos susunod na bata. And another one that's a double kill for the side of Season 4. Yelly Haze will fall as well. And the game 1 goes for Season 4 Champs. Yes. So, tingnan mo naman si Pusa. Kaya kitang-kita.